Ililista naman natin ang 10 motor na pinakamatipid sa gas. Kung naghahanap ka ng motor na walang kabig ang manibela sa gas station, para sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa number 10, Suzuki Bergman Street. Isang bulky scooter. May elegance at kakaibang appeal. Ideal itong pampamilya, lalo na sa lapad. Idinisenyo ito na may easy handling at pang daily driving. Yung forma, halos kasing astig na din ng NMAX. At kung sa tibay lang ang labanan, walang masabi ang mga owner nito dahil proven na reliable. Isa rin ito sa bestseller scoot ng Suzuki. Sa halagang 82,000 pesos, meron ka ng motor na umaabot sa fuel consumption na 54 km per liter. Sino nga ba naman ang hindi mai-in love sa motor na ito? Sa tipid at tibay, hindi ka bibiguin talaga. Ang Bergman Street 125 ang pambato ng Suzuki sa lalong pumuputok na scooter trend sa ating bansa. Ang scooter na ito ay pinapaandar ng 124cc, 4-stroke, 2-valve, single-cylinder, air-cooled engine na may maximum power na 8.5 horsepower at 7,000 rpm at 10.2 Nm at 7,000 rpm ng torque. Konektado ito sa isang variable speed gearbox with CVT transmission. Equipped na rin ito ng kick and electric starter, fuel injection type, LED head at taillights, USB port connection at fully digital instrument cluster. Meron itong 5.6 liter fuel tank capacity at umaabot ng 54 km per liter ang tipid nito. Kaya paniguradong relax sa ngayong budget kahit saan pang ride mag-aya ang mga tropa. Number 9, Suzuki SkyDrive Sport. Magaan at madali kalikutin. Yan ang SkyDrive Sport na may estimated price na 70,000 pesos. Maasahan talaga at fuel efficient. Ang scooter na ito ay may 113cc displacement, maximum power na 8.9 horsepower at 8,000 rpm at 8.5 Nm at 6,000 rpm ng torque. Single cylinder, 4-stroke, 2-valve, air-cooled SOHC engine na pinaresa ng variable speed gearbox with CVT transmission. Ang cute na scooter na ito ay may fuel tank capacity na 3.6 liters at fuel consumption na 42 km per liter. Pero based sa mga owners ng SkyDrive, umaabot daw ito hanggang 55 km per liter fuel consumption. Sulit at tipid na din at depende syempre sa piga natin yan kung gaano katipid ang magiging konsumo nito. Ang motor na ito ay may dual step seat type, taas na 1,045mm, wheelbase na 1,260mm, seat height na 740mm at ground clearance na 150mm. Small but terrible na scooter na magagamit mong pangsuyod sa syudad kahit araw-araw. For safety features naman ay meron itong pass switch at shutter lock. Maganda rin ang pagkakakasa ng halo headlight at bulb taillight nito. Meron na rin itong telescopic fork front suspension, swing arm rear suspension, analog instrument cluster, R14 wheels with disc brake sa harapan at drum brake naman sa likuran. Kaya kung isa ka sa mga target consumer ng Suzuki SkyDrive Sport, ay paniguradong wala ka nang hahanapin pa sa tipid na specs ng bike na ito. Number 8, Honda Airblade 150. Stylish, aggressive at sporty looks. Ito ang pinsan ng Honda Click na mabilis din ang kilik ng masang Pilipino. Dahil sa tipid at sinamahan pa ng reliable performance, ang Honda Airblade 150 ay may estimated price na 110,000 pesos. Una itong nilabas sa Vietnam noong 2007 at di nagtagal ay nirelease din ito sa Pilipinas para makipagsabayan sa mga 150cc scooter series. Ang bike na ito ay may 150cc, single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled SOHC engine na kapare sa isang belt drive CVT transmission. Ang fuel tank capacity nito ay 4.4 liters at may 47 km per liter na fuel consumption. Kaya siguradong kargado ang bawat biyahe mong pangmalayuan at pangmatagalan. Based sa mga riders, pwede raw itong umabot hanggang 53 km per liter. Depende sa driving style. Ang bike na ito ay merong telescopic fork front suspension at twin shock rear suspension. Ang radial tubeless tires naman ito ay may sukat na R14 with disc brake para sa harapan at R14 with drum brakes naman para sa likuran. Kumpleto rin dito ang engine check warning, pass switch at anti-theft alarm for added safety. Ang scooter bike nito ay may LED head at taillight na sinamahan pa ng fully digital instrument cluster. Number 7, Yamaha Mio Gear. Yamaha Mio? Ano pa nga ba ang hahanapin mo? Magkasamang reliability at tipid ang hatid sa'yo nitong Mio Gear. Perfect for daily rides pamasok, napasok din sa mga weekend trips kasama ang tropa. Dito nakilala ang Yamaha Mio Gear na may estimated price na 77,000 hanggang 82,000 pesos. Madami ding nagko-custom nito at nagkalat ang mga parts sa Pilipinas.
Natatakbo ito ng 125cc, single cylinder, 2-valve, 4-stroke, SOHE air-cooled engine na kaya maglabas ng 9.3 horsepower at 8,000 RPM at 9.6 Nm at 5,500 RPM ng torque. Pinaresan ang motor na ito ng belt drive, variable speed gearbox, CVT transmission at kasama ang 4.2 liter petrol fuel tank capacity para sa hassle-free na long weekend trips. Meron pa itong average fuel consumption na ayon sa mga riders na naka-experience nito ay maabot sa 56 km per liter. Sobrang tipid na nito mga boss. Ang radial tubeless tires nito ay merong sukat na R14 sa harapan, disc brakes, habang R14 naman sa likuran, drum brakes, na tamang-tama lamang para sa medium size city scooter na ito. Equipped na rin ito ng telescopic front suspension at unit swing rear suspension. Ang scooter brake nito ay merong 135mm na ground clearance para sa komportabling city rides. Kasama sa mga features ng motor na ito ang LED head at tail lamps na may kapares na analog instrument cluster. Number 6, Honda ADV-150. Macho at guwaping sa lahat ng angulo. Ganito ilarawan ang ADV-150 na pambato ng Honda pagdating sa mga 150cc maxi scooter series. Ang motor na ito ay dinisenyo para sa mga riders na mahilig sa adventure at sa opinion ko, isa sa pinakamagandang motor sa 150cc category. Comment mo kung disagree ka. Meron itong 150cc, single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled SOHE engine na may kasamang belt drive CVT transmission na kaya maglabas ng 14.7 horsepower at 8,500 RPM at 13.8 Nm at 6,500 RPM ng torque. Ang adventure-filled maxi scooter na ito ay may 8 liter na petrol fuel tank capacity at 47 km per liter average fuel consumption, pero based sa experience ng mga riders, ito ay umaabot ng 55 km per liter pataas. Kaya panigurado na ang longer lasting rides, mapasyudad man o out of town trips. Ang bike na ito ay may LED head at tail lamps, single channel ABS, keyless ignition with alarm and answer back system, at installed na din dito ang digital instrument cluster para sa mas advanced at futuristic looks. Meron itong ground clearance na 165mm para masiguradong walang sabit ang mga off-road trucks na yung dadaanan paminsan-minsan. Ang tires naman ito ay parehong sinamahan ng disc brakes na may kapares na telescopic fork front suspension at twin shock rear suspension na perfect match sa dual step seat type nito. Kaya kung adventure bike na tipid sa gas ang hanap mo, kayang ibigay yan ng Honda ADV-150 na merong estimated price na 150,000 pesos. Number 5, Honda Beat Fi. Good money for value dahil sa reliable na performance at sulit na fuel consumption. Ito ang Honda Beat Fi na talaga namang niyakap ng masang Pilipino dahil swak itong gamitin pang daily commute, papasok man sa trabaho o sa eskwela. Isa ito sa mga perfect choice ng ating mga kababayan bilang solusyon sa traffic ng ating bansa. Maliit pero maaasahan, tipid pa sa gas at meron lang estimated price na 71,000 hanggang 74,000 pesos. Ang mga motor na ito ay may 110cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled SOHE engine na konektado sa isang belt drive CVT transmission na kaya maglabas ng 8.6 horsepower at 7,500 RPM at 9.21 Nm at 6,000 RPM ng torque. Pwede kang magkarga ng 4 liter sa tangke na may average fuel consumption na 63 km per liter. Kaya ikaw na ang bahala mag-isip kung saang biyahe ang gagawin mo dahil siguradong hindi kayo iwan ng motor na ito kung patipiran lang ang pag-uusapan. Number 4, Suzuki Raider J Crossover 115. Idinisenyo para sa pambardagulang kalsada ng Pilipinas. Ito ang Suzuki Raider J Crossover 115. Kaya nitong suungin ang malulubak na daan ng syudad, pati na din ang mga rough at off-road na kalsada sa ating mga probinsya. Ang bike na ito ay may estimated price na 66,000 pesos. Pinatatakbo ng single cylinder, 4-stroke, 2-valve, air-cooled, DOHE engine. Merong 113cc displacement, 4-speed constant mesh transmission na kaya maglabas ng 9.1 horsepower at 7,500 RPM at 9 Nm at 6,500 RPM ng torque. Ang 4-liter na petrol fuel tank capacity nito ay umaabot sa 65 km per liter average fuel consumption. Lalong hindi mo maihindian ang mga long trip rides ng tropa dahil sa tipid nito sa gas. At fuel injected na din ito mga kaibigan. Ang motor na ito ay merong ground clearance na 156mm, meron disc brakes sa front wheel at drum brakes naman sa rear wheel na sinamahan pa ng telescopic fork front suspension habang swing arm suspension naman para sa likod. Number 3, TVS XL 100. 32,000 pesos na motor with 80 km per liter na average fuel consumption. Matinde, di ba? Oo, tamang narinig mo. Hindi ito panaginip. 80 km per liter. Ito na yata ang sagot para sa mga kababayan nating kapos pero gusto magkaroon ng motor para makatipid ng oras
at pamasahe. Ito ang pinagmamalaki ng Indian Motorbike Company na TVS, ang TVS XL 100. Pinatatakbo ang motor na ito ng 99.7cc single cylinder 4-stroke gasoline engine na konektado sa isang CVT transmission at kaya maglabas ng 4.3 horsepower at 6.5 Nm ng torque na may top speed na umaabot ng 60 km/h. Isa pa sa panghatak ng TVS XL 100 ay ang classic retro looks nito na sinamahan pa ng halogen headlight at bulb taillight. Ang radial tires nito ay pareho may sukat na R16 na pareho na ding naka-drum brakes, habang ang instrument cluster naman nito ay purely analog. Kargado na rin ito ng telescopic fork front suspension na may kasamang swing arm suspension sa likod. Para naman sa isang mura at matipid na bike, meron itong taas na 1,110mm, wheelbase na 1,215mm, seat height na 770mm, at ground clearance na 155mm. Swak na swak na din ang mga sukat na ito kung ikokonsidera mo ang standard height at timbang ng mga Filipino riders. Number 2, Bajaj CT100. Mula ulit sa India, ay pasok ang Bajaj CT100. Kung usapang fuel efficiency ang ating paglalabanan, ang motor na ito ay may average fuel consumption na 75 to 80 km per liter at kasalukuyang ino-offer sa ating bansa sa ilalim ng brand name na Kawasaki CT100 at may estimated price na 52,000 pesos. Kaya kung matipid na motor pang pasada ang hanap mo, ay siguradong isa na ito sa mga best options sa merkado. Ang motor na ito ay kargado ng 99.2cc single cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHE engine na nakapare sa isang wet multi-plate manual transmission. Meron itong maximum power na 8.08 horsepower at 7,500 rpm at 8.05 Nm at 5,500 rpm ng torque. Hindi man ito kasing lakas gaya ng ibang motor na pang tricycle, ay lamang ka pa rin kung susumahin mo ang matitipid mong gasolina sa araw-araw mong biyahe. Ang radial tires nito ay may sukat na R17 sa harap at likod. Sinamahan na rin nito ng Optoprism multi-reflector headlamp na kaya magbigay ng 2.5 times brighter and wider beam area para hindi mahirapan ang mga kababayan nating namamasada tuwing gabi at madaling araw. At bago natin i-reveal ang top spot, ay comment mo naman below kung may alam ka pang motor na matipid sa gas na hindi napasama sa listahan natin. At sa top spot, nandito ang number 1, Yamaha Sight 115. Simple, maaasahan, at quality ang performance. Ito ang Yamaha Sight 115 at ito na yata ang isa sa pinakamatipid na motor sa ating merkado ngayon dahil slim at lightweight lang ito. Minimal lang ang pagsipsip ng Yamaha Sight sa gas tank. At ayon sa mga riders na nakagamit na nito, meron itong average mileage na aabot sa di umano 129 km/l. Isang full tank pwede mag Laguna Loop, more or less. Diba sulit na sulit? Pinaandar ang motor na ito ng single cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHE engine na may 114cc displacement na nakadugtong sa CVT trans at kaya maglabas ng 8.5 horsepower at 7,000 rpm at 9.5 Nm at 5,500 rpm na torque. Ang kick at electric na starting option nito ay pinaresan din ng TCI ignition system at fuel injection supply system. Sinaman pa ito ng 4 liter na petrol fuel tank capacity, kaya siguradong Gina-G ka saan mang probinsya mag-aya ang mga tropa. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad ito. Salamat sa panonood!